Yo, what's up? Kamusta kayo dyan mga parekoy? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung mga topic na napaloob sa ating trim and stability. So sa video nito, ang pinakapaksa natin ay tungkol sa ating gross tonnage, tons, tonnage, net tonnage, lightweight, deadweight, and displacement. At kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ganun na nga mga parekoy, marami pa rin sa atin ang nahihirapang intindihin ang ilan sa mga topic na binanggit ko kanina. So sa araw na ito mga parekoy ay ipapakita ko sa inyo at ipapaintindi ko sa inyo in layman's term para naman mas madali niyo itong makuha at hinding-hindi kayo malilito. So sa puntong ito mga parekoy, ang unang pag-uusapan natin yung ating gross registered tonnage or mas kilala bilang GRT. So in year 1994, International Maritime Organization, yung ating GRT mga parekoy ay binawasan ng isang letra. So ngayon, ginawa isang GT o mas kilala natin sa tawag na gross tonnage. So sinasabi dito mga parekoy na gross tonnage is a measure of a ship's overall internal enclosed volume or space from keel to funnel including cargo space. So ibig sabihin ito yung kabuuang volume. So volume ang pinag-uusapan dito mga parekoy sa ating gross tonnage. So simula daw sa ating pinakailalim ng barko hanggang sa pinakataas, sa pinakaharap hanggang sa pinakalikod, ito yung tinatawag nating gross tonnage. So ibig sabihin sa yung kabuuang volume ng ating pinakabarko mga parekoy. So para hindi kayo malito mga parekoy ay isipin nyo na lang na simula sa pinakadulo hanggang sa kabilang dulo, kahit kasama pa rin yung mga kalawang, kasi nga volume ang pinag-uusapan dito mga parekoy eh. So ibig sabihin yan kahit ano paman magkabilang dulo, sukat sa sukat, ay kasama yan sa tinatawag natin na gross tonnage mga parekoy. So sa puntong ito mga parekoy ay bibigyan ko kaagad kayo ng idea kung ano nga ba ang pinagkaiba sa tons at saka sa tonnage. So sa puntong ito mga parekoy ay guguhitan ko kayo para hindi nyo ito malimutan. So yung ating tons mga parekoy, ito ay napapaloob sa ating weight or sa actual na bigat ng ating barko. So yan ang tatandaan nyo parekoy na kapag sinasabi nating tons or yung tons ang pinag-uusapan ay automatic na yan, napaloob na yan sa bigat ng ating barko. Nice. So ngayon mga parekoy, sa kabilang dako naman ay pag-uusapan natin yung tonnage. So kapag tonnage ang pinag-uusapan mga parekoy, automatic na yan. Papasok agad sa ating isip na ang tonnage ay nakapaloob sa volume ng ating barko mga parekoy. So automatic na yan. So pag sinasabing tonnage, volume, tandaan nyo lagi yan mga parekoy, yung volume ng kabuuan ng ating barko. So tons para sa weight at saka sa tonnage naman para sa volume. Oh my God! Wow! Since tonnage naman ang pinag-uusapan natin sa barko mga parekoy, ay po-focus tayo ngayon sa ating gross tonnage na topic. So at least may idea na kayo kung ano yung tons versus tonnage. So sa atin ngayon sa tonnage ay meron itong dalawang bahagi or two parts. So yung unang bahagi dito ay tatawagin natin siyang ating earning space. So ngayon mga parekoy, sinasabi sa ating earning space na it is the cargo hold enclosed space of a ship where the ship owner can transport something to earn money. So ibig sabihin sila yung mga bodega ng barko na pwede nilang lagyan ng pangkalakal na mga bagay or yung mga bodega na pwede nilang lagyan ng mga kung ano pang mga bagay na pwedeng ikarga sa barko mga parekoy na pwedeng ibenta ng may-ari or pagkakitaan ng may-ari. So ibig sabihin ang tawag natin dito ay earning space. So ngayon naman mga parekoy, pangalawang bahagi ng ating gross tonnage ay tinatawag nating non-earning space. So dito naman sinasabi sa ating non-earning space
that it is all other enclosed spaces in the ship, from hull to exhaust funnel, other than cargo space or earnings space. So ibig sabihin mga parekoy na lahat ng pwedeng bahagi ng barko maliban na lang sa ating earning space ay kasama sa ating non-earning space mga parekoy. So para hindi kayo malito mga parekoy kung ano yung non-earning space natin ay bibigyan ko kayo ng example. So example nito mga parekoy ay yung ating 4-peak tank. So ibig sabihin built-in na yan sa barko at hindi na yan pwedeng pagkakitaan ng mayari kasi nga lalagyan natin yan ng mga... Kasi nga yan yung ating mga tangke. So yung ating half-peak tank, yung bridge, hindi pwedeng pagkakitaan yan kasi yan yung wheelhouse natin. Yung ballast space, syempre ginagamit natin yan para sa ating stability. Engine room space, automatic na yan. Yan yung bahay ng ating makina, ng ating generator at kung ano pang mga auxiliary machinery. At syempre yung ating accommodation, yung mga kwarto natin. Yung galley, yung mess hall, ibig sabihin built-in na yan sa barko pero hindi siya pwedeng pagkakitaan o maging bahagi ng earning space kasi nga hindi siya pwedeng pagkakitaan. So automatic dito yan mapapaloob sa ating non-earning space mga parekoy. So since alam nyo na yung dalawang bahagi ng ating gross tonnage mga parekoy ay bibigyan ko kayo ng simple term dito. Basically, GT or yung gross tonnage natin ay pinakasimpleng earning space ng ating barko plus or addition ng ating non-earning space. So, gaya ng sinabi ko kanina mga parekoy na yung gross tonnage ng ating barko ay siya yung pinakakabuuan na volume. So, lahat na bahagi ng ating barko. Yan yung ating gross tonnage. So sa puntong ito naman mga parekoy ay gagawa tayo ng halimbawa para naman makita ninyo yung ating earning space at saka yung ating non-earning space. So ito yung pumapaloob sa ating gross tonnage. So dito sa gilid, ito yung ating mga side tank. Sa ilalim naman yung ating double bottom tank at sa kabila ganun din yung ating side tank. So ngayon mga parekoy, itong nasa gitna natin, ito yung dalawa nating mga bodega. Since alam nyo na mga parekoy na yung ating mga bodega ay kasama yan sa ating gross tonnage, so automatic GT yan. Yung side tank natin GT rin, yung ating double bottom tank GT, pati na rin sa kabilang side tank automatic kasama yan sa ating gross tonnage. So ganun na nga mga parekoy na ibahagi ko sa inyo in layman's term para mas maintindihan nyo. Kung so matotal yung ating gross tonnage ay ang overall na volume ng ating barko. So ganyan lang kasimple intindihin yung ating gross tonnage mga parekoy. So ngayong alam nyo na mga parekoy yung ating gross tonnage ay pag-uusapan naman natin ngayon yung ating pangalawang topic na net tonnage or mas kilala sa NT. So sinasabi sa net tonnage mga parekoy that it is the total volume of ship's cargo spaces. So kapag sinasabing cargo spaces mga parekoy, ito yung ating mga bodega na pwede nating lagyan ng mga pangkalakal na mga bagay. So automatic pag sinasabing net tonnage, ito yung ating mga bodega. So bodega ng barko ito mga parekoy. So para ma-picture out ninyo mga parekoy yung ating net tonnage sa barko ay bibigyan ko kayo ng example. So ngayon guguhit ulit tayo katulad ng example kanina. So ayan yung ating mga side tank sa gilid at yung ating double bottom tank sa ilalim. So dito yung ating dalawang bodega. So ayan sa gilid yung ating mga tangke. So ito na nga yung ating example mga parekoy. So yung ating net tonnage, so ito lang yung sa gitna, yung mga bodega lang talaga. Kasi nga sinasabing net tonnage o yung pwedeng pagkakitaan lang ng mga ship owner o yung mga may-ari. So net tonnage kung ano ang kayang ilagay sa kanilang mga bodega o yung mga bagay na kayang ilagay sa kanilang pagkakalakal mga parekoy. So sa madaling sabi ngayon mga parekoy, ang ating net tonnage ay ang the only ship's cargo spaces. So yan lang, automatic net tonnage, the only cargo spaces, or sa madaling sabi yan yung ating earning spaces. So pinagkikitaan ng mga may-ari.
So sa puntong ito mga pare ko, ikukumpara natin yung ating gross tonnage sa ating net tonnage mga pare ko. So ngayon guguhit lang muna tayo ng ating barko para magkaroon kayo ng idea at hindi nyo ito malimutan. So ayan, parang barko yung ginuhit natin, dyan yung kanyang propeller. Sa likod syempre ito yung ating wheelhouse or yung ating bridge. So dito nakapaloob naman yung ating mga bodega or yung lalagyanan ng ating mga pangkalakal mga pare ko. So 1, 2, 3, 4 at saka 5. So meron tayong limang bodega dito mga pare ko. So sa kabilang bahagi naman mga pare ko, dito yung ating net tonnage. So ito, guguhit muna natin yung ating mga cargos or yung ating mga kargada. So palagay na lang natin na square yung ating, or rectangle yung ating mga kargada. So ngayon, ito yung ating mga cargo. So palagay natin mga cargo yan. So mayroon tayong apat na cargo dito. So ayan mga pare ko, to cut the story short, gross tonnage ay sumasagot sa tanong na how big the ship is, and net tonnage sumasagot to how many cargo a ship can carry. So automatic na yan mga pare ko, gross tonnage versus net tonnage. Oh my God! Wow! So ayun na nga mga pare ko, at sa puntong ito naman ay pag-usapan natin yung ating tinatawag na lightweight. Kung ano nga ba ang kanyang bilang sa barko mga parikoy. So sinasabi na lightweight, it is the actual weight of the ship without fuel, passenger, stores, crew, cargo, water, and etc. So sa simpleng pag-intindi natin mga parikoy, maintindihan kaagad natin na yung lightweight ay yung actual na timbang na barko, ng barko na wala pang kalaman naman. Ibig sabihin, yung lahat ng tangke nito ay bakante pa. Yung lahat ng laman ng gali, wala pang laman. So, ibig sabihin, yung ating barko dito ay kaka-release pa lang sa shipyard. So, ganyan mga pare ko, wala pang laman. Ibig sabihin, barko lang siya talaga. So, walang tao, walang lamang, wala pang kargada, walang tubig. So, ang actual na timbang nito ay tinatawag natin na lightweight mga pare ko. So sa puntong ito mga pare ko, ikukumpara natin siya sa ating tinatawag naman na dead weight. Kung ano naman kaya yung bilang nito sa atin sa barko. So ngayon mga pare ko, sinasabi dito na ang dead weight, that it is the weight of the ship's fuel, passenger, stores, crew, cargo, water, oil, and etc. So it is not the weight of the ship and its machinery. So ibig sabihin yung dead weight mga pare ko, ito yung timbang ng mga bagay na ipapasok natin sa barko. Katulad ng tao, kasi tayo ay sasampa tayo ng barko. Yung ating mga cargo, sasama yan sa bilang ng ating dead weight kasi ilalagay din yan sa barko. Siyempre yung ating fuel oil, mga diesel oil or bunker fuel or kahit anong mga langis na pwede nating isampa sa barko mga pare ko, nakakailanganin ng barko, ay tinatawag natin yan na dead weight. Basically mga pare ko, para hindi kayo malito, iisipin nyo lang lagi na kapag dead weight yung pinag-uusapan natin, ay iyon na nga yung mga bagay na ating ipapasok sa barko. Kagaya na lamang ng ating pagkain, yung ating mga personal na gamit. So ibig sabihin, basta hindi nang galing sa barko at ipapasok pa lang sa barko, ay mapapabilang yan sa ating dead weight. Wow! So ngayon naman mga parikoy, ay pupuntahan na natin yung ating pinaka last topic na tinatawag natin na displacement. So ngayon ay pag-uusapan natin ito. So ngayon mga parikoy, sinasabi dito sa ating displacement that it is the weight of the seawater that a ship pushes aside when it is floating, which in return is the weight of the ship and its contents. So sinasabi na yung tubig daw na pinutulak ng ating barko pag siya ay nakalutang sa dagat, ay yun yung ating tinatawag na displaced water or yung ating displacement. So para hindi tayo malito dito, kasi parang hirap nitong intindihin, ay magguguhit na lang tayo ngayon ng example para naman ma-visualize ninyo kung ano ang example ng ating displacement mga pare ko.
A few moments later. So ngayon mga pare ko, ay susubukan nating maguhit ng barko na kunyari nakalagay siya ngayon sa isang palanggana mga pare ko. So ayan, isipin niyo na lang na parang palanggana yang nilagyan natin. So dito yung ating barko. So ayan yung barko natin, yung mga bodega niya. Isipin niyo na lang na yung ating palanggana ngayon ay punong-puno ng tubig. So ganyan, habang bumibigat yung barko, ibig sabihin yung bumabagsak yung kanyang center of gravity. So pagbagsak ng kanyang center of gravity mga parikoy, ay aapaw yung tubig sa ating palanggana. So ngayon, yung mga umaapaw na tubig dito ay mapupunta yan sa labas ng ating palanggana mga parikoy. So ngayon, yung mga tubig bumabagsak yan sa pababa sa ating palanggana. So ngayon mga parikoy, ang tawag dito sa mga tubig na lumalabas at bumabagsak ay tinatawag natin itong displacement, or mas kilala sa tawag na displaced water. So ganyan ang pag-intindi ng ating displacement mga parikoy. So sa kabuuan mga parikoy, ay bibigyan ko kayo ng summary kung saan yung ating displacement ay ang kabuuan na total ng ating lightweight ng barko at ang deadweight ng mga pasampa natin sa barko. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At syempre mag-comment na rin kayo para sa iba pang topic nating pag-uusapan. Salamat sa inyo mga parikoy.